Ibinulgar ng isang residente sa San Juan ng umano'y scam sa tupad program. Hindi raw buo ang natatanggap ng mga benepisyaryo dahil may kumikikpak daw na ilang opisyal. Itinanggi naman niya ng mayor ng San Juan. Nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Early variant of the so-called Ayuda scam. Sa privilege speech kahapon ni Senator JV Ejercito, ipinapanood niya ang video ng isang residente sa San Juan na umano'y na biktima ng Ayuda scam. 7,500 pesos daw dapat ang ikiklaim ng nagpakilalang benepisyaryo ng programang Tupad o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Pero 1,000 piso lang daw ang makukuha niya dahil meron daw kumikickback. Nagbigay sa amin noon ng code sa Palawan, isa sa may-ari ng inuukahan namin at saka staff po siya ni Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 lang daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kayo ay mayor. Napanggit ng biktima ang pangalan ni Councilor Paul Arcadi, pero hindi malinaw kung sino ang tinutukoy na mayor. I will not name the councilor or the mayor, basta pareho po silang taga San Juan. Hinanap ng News 5 ang lalaki sa video na taga-barangay Balong Baturao, pero kahit ang pamunuan ng barangay, hindi siya matuntol. Kami po ay nabigla at mula po pagkaupo natin, wala nang pampong report na nakakarating tungkol dyan sa reklamo na yan. Bukod dyan, isa pang video ang ipinakita ni Ejercito kung saan kitang nagbibilang ng pera ang mga taga-local government para umano sa Ayuda scam. Muli ring nabanggit sa video ang isang mayor na may kickback daw. Baka sinabi ko na sa'yo yan. Ayong maniwala sa akin. Nasa taas kasi yan. Baka suwang kayo yan. Kaya nga. Hindi naman sito makakasuhan. Yung sa taas nun. Si mayor ang kasuhan nyo. Dahil sa San Juan nangyari ang sinasabing Ayuda scam, lumulutang ang pangalan ni Mayor Francis Zamora. Mariin niyang itinangging kumikickback siya sa ayuda para sa mga mahihirap. Imposible raw yan dahil wala naman siyang control sa tupad program. Yes, I'm categorically denying receiving any kickbacks from the tupad program or the AIX program or any other program of the government. Dagdag ng alkalde, noon pang 2022 ang video na ipinakita ni Ejercito. Kaya bakit ngayon lang daw ito inilabas? If the real reason they have is to help these people, why did they have to wait for 2 years to bring this out? Ako nga ho, I'm not gonna wait for 2 years. I'm asking them now to come forward and give me information. I will have this investigated. Bukas daw ang tanggapan ni Mayor Zamora sa mga dudulog na biktima ng umano'y Ayuda scam. Handa rin daw siyang magpaliwanag sakaling ipatawag ng Senado. Sinusubukan din namin kunin ang pahayag ni Councilor Arcadi. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.